Salamat sa mga manonood ng Blue Dot Channel. Subscribe now here. Subscribe. Salamat po. Thank you sa inyo. Sa amin pong mandato. At sinisigurado rin po namin dahil po ang ating nga pong mga mamimili para hindi sila ma-shortchange sa kanila pong mga pinibili sa ating pamilihang bayan. Araw-araw po, meron po tayong mga team na umiikot sa buong Maynila upang ito po ay sa katubaran. Pinakamadalas po talaga ay sa bandang Blooming Trees area. Araw-araw po, meron po tayo dyan. Sa pamilihang bayan naman po, sinisigurado po namin at least tatlong markets po ay naliliwag sa loob po ng isang linggo. At ngayon naman po, nais ko pong ipakilala ang ating minamahal na alkalde, Honorable Francisco Isko Moreno Dumaloso. Maraming salamat, Direktora Mapoy, sa ating mga kawani sa Market Administration Office, at sa mga kasama nating empleyado, mga kursihal na nandito, at ang ating minamahal na pinakamagandang Vice Mayor na nag-iisa, Vice Mayor Hany Lahuna, mga barangay chairman, bagawad, at yung ating mga bisitang babanggitin ko mamaya. Ngunit ipinagpapauna ko na sa ating mga kawani ng Market Administration's Office. Una, nagpapasalamat ako sa inyo sapagkat simula noong July 1, inatas para po sa kaalaman ng mga empleyado, no? At ng ating mga kababayan, simula noong July 1, inatasan ko po ang ating mga market sa buong Maynila, pamilyang bayan, na linisin ang market, libagan, sabunan, i-deodorize, alisin lahat ang mga lansa o mga hindi kanais-nais na amoy. At kundi kalapisan sa ating mga kapwa-kawani, palakpakan po natin ang Market Administration sapagkat yan po ay araw-araw na nagaganap halos sa buong Maynila sa pangpublikong o pamilihang bayan ng ating minamahalan. Kayo naman, huwag kayong mag-alala. Umasa kayo. Ako hanggat ang inyong punong lungsod ay naririto, umasa kayo, walang mapaprivatize sa pamilihang bayan sa panahon ko. Tapos na ang panahon na kung saan pati palengke pinagkakataan ng mga liderato ng lungsod sa pagsasapribado ng mga palengke. Hindi po gagawin yan. At walang magaganap na ganoon. Kung meron man na isa privado, ay lagi naman natin babantayan ang interes ng mga mamimili at mga nagtitinda sa palengke. Katulad ng napabalitang pang-aapi na ginawa natin bilang pamahalaan sa mga vendor ng Paco Market. Nakalulungkot isipin yon, Paco Market, isa sa biktima ng pagsasapribado, nasa kalsada na nga nagtitinda dahil ginagawa pa yung building na pribado, imbis na sila ay mabigyan ng proteksyon ng pamahalang lungsod na kanilang kinabibilangan, ay isa o ilan sa ating kawani ng pamahalang lungsod ang nangapi pa sa kanila. Tinodos yung kanilang 600,000 na bayad sa pamahalang lungsod. Nalulungkot isipin. Tayo dapat ang taga pagtanggol ng mga maliliit na maninida sa ating palengke. Ngunit talaga yata nga meron pa rin iilan na
siguro nasanay sila nung araw na naginajambol ang pera na binabayad ng mga business taxpayer. Pagbago na kayo. Tigilan niyo yan. Huwag na huwag niyo gagawin niyo. Nagkakandakuba na nga tayo para maging masino. At pag naging masino pang pamalang lungsod, eh, kapakinabangan ng pangkalahatan yun. Kapakinabangan ng lahat ng empleyado at higit sa lahat kapakinabangan ng taong bayan. Kaya po siguro hindi naman kaila sa inyo. Ay talaga po, papapanagutin natin ang mga tao na yun. Kayo po, maraming salamat sa inyo sa Market Administration. Araw-araw na ginawa ng Diyos, meron po kami yung Bible group. At natutuwa nga po ko misan na sa komentaryo ng taong bayan, kapag ka nakikita naglilinis yung ating mga empleyado sa market, na sa buong buhay, meron isang matanda na sa buong buhay daw niya namamalingke. Ngayon lang daw niya nakakita ang palingke, nililinis. Kaya sana ituloy-tuloy niyo lang. Huwag kayong titigil. At paalala na rin sa ating mga barangay official, sa ating mga kababayan, may bagong direktiba ang ating Department of Interior and Local Government Secretarian na patuloy na magkaroon ng clearing operation. Ito naman ang pwede niyong itangos ng ilong. Simula noong July 1, pagpasa hanggang ngayon, pagi nandito naman yung mga testigo, mga taga-DPS, mga taga-city engineering, yan, they know better than anybody else. We did not stop. Every day, every single day, hindi tayo umiito. Ngayon, mas pinagtitibay lalo ng ating ahensya ng lokal na pamala ang paglilinis at pagiging consistent ng ating lokal na pamahalaang lungsod ng Maynila. Kaya po, keep it up, mga Estero Rangers, mga maninisit, maninisit ng basura. Dahil mahirap, asardos yung trabaho na yan. Kaya nga, kung kayo napapabilang sa opisina, eh, bagay na nga na ipagpasalamat ninyo sapagkat may mga kawani tayo. Bilad sa araw. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Nasa kalsada. Pinipilit na maging malinis at maaliwalas ang ating lungsod. Ito pa si General Sukat. O yun, pogi ka pala sa personal. Halika nga rito, halika to, kids. Ito, mga kasama natin. Ito, asan yung panukat mo? Nakalimutan mag-ahit, ha? Ito, ano sa araw-araw, di natigil. Ito yung dinuro-duro ng isang chairman. Naman duduro lang naman. Papaduro ron. Anybody, mind you, anybody who will interfere, in implementing laws can be charged. Always remember that in mind. Walang opisyal. Basta sila nangialam sa kasagsagan ng pagpapatupad ng batas. Arestuin nyo. Gwardya, nakialam sa kalsada, arestuin nyo. Ang gwardya nagbabantay ng establishmentong kanyang sa kanyang inatas, hindi sa kalsada, at makikialam. Eh ako, may duda ako sa gwardya na yun, malamang yung patong din. Ano concern niya sa kalsada? Kayo mag-isip, mga kababayan.
huwag tayong maging malisyoso. Para makialam ang gwardiya sa obstruction, clearing operation, malamang kapartner yun ni Eddie at ni Patty. Ako ha, hindi ako malisyoso. In the first place, hindi niya yung kailangan gawin. O ngayon, Junior, inaatasan ko kayo, kasuhan nyo yung gwardiyang nakialam sa clearing operation ng pamalang lungsod ng Maynila. At ituloy nyo lang ang trabaho ninyo nang hindi kayo nakapangapi, nang walang pangapuso, at kailangan kayo'y laging makatwiran at mababang loob. Ayun lang ang pagbili ko lagi sa inyo. Pwede tayo magpatupad ng maayos. Sige, magka-bonus ka pa. Nahanapan ko ng promotion. Wala ang promotion. Sagat na daw eh. Tayo, pwede tayo, tingnan ninyo ha. Pwede tayo. Maikpit. Pero makatwiran. Tumutupad, pero mababang loob. At malawak ang ating kaisipan at damdamin para ano, magpaliwanag. Ganun po. Kaya po, huwag tayong nabibigla-bigla. Tingin ko, napapanahon na kung saan isatama natin yung pananaw na maling nakabisnan ng mga ilang individual. Mahaba ang laban. Mahaba. And it's not easy. Maraming bato, maraming tibo, maraming lumak na tayong susungin. But what matter most at the end of the day, we continue to do our obligation. And we should continue. Because walang ibang kikilos dyan kundi tayo rin. Tayo rin. Sa atin, tayo lahat na nandito, sa atin, umaasa ang tao. Walang ibang aasahan ng tao bukod sa kanyang mga mahal sa buhay, kaanak, ang susunod niyang aasahan ay pamahalaan. Pero ito, ang tipo ng pamahalaan na hindi nasa likod niya, hindi nasa harapan niya. Ito, ang tipo ng pamahalaan nasa tabi niya, kaagapay niya sa landas na kanyang tatahakin. Lagi niyang katabi ang pamahalaang lungsod ng Maynila. Kaya po sa inyong lahat, ako nakikiusap, o ngayon eh, ikinalulugod kong ipaalam sa inyo, nandito na ang opisina ng PDEA sa lungsod ng Maynila. Sa mahabang panahon, walang nakaisip na maglagak o mag-appropriate ng opisina ng isang national government agency kung saan ay patuloy na magmamatsa, magpapatupad ng mga batas laban dyan sa mga illegal drugs. And modesty aside, I would like to congratulate also those barangay officials, barangays. Marami na hong barangay sa lungsod ng Maynila ang nakiklear sa droga. So ano pong ibig sabihin? One way or another, yan ay inaalay natin ang tagumpay na yan sa Manila Police District headed by General Balba and their officers and police women and non-uniformed personnel. Kaya po, tuloy-tuloy lang. Daan-daan lang. Slowly but surely, but it has to be consistent. And it should be fair. Walang mahirap, walang middle class, walang mayam. Pantay-pantay.
sa lungsod ng Maynila. With your help, ay malamang may mapupunta din tayong maganda-ganda para sa mga anak natin. So, muli, nais kong batiin ang ating mga nakakatuwa naman, no? Talagang binibisita tayo ng mga kilalang opisyal sa ating bansa. Ito po, ewan ko kung meron sa inyo mga Ilonggo rito o Antiquino, no? Andi dito ang mga taga-Antique, ngayong umagang ito. Ang ating pong minamahal na Governor Rodora J. Cadiao. Magandang umaga. Kasama ang kanyang Vice Governor Edgar Denosta, sir. At sampun ang kanyang mga board members. Board Member Mayela May Plameras Ladislao, Doctor. Board Member Vincent Pichu. Board Member Pio Jesilito Sumande. Board Member Fernando Corbera. Board Member Alpij Mikia. Board Member Victor Condes. Board Member Carmila Rose Dimamay. SK Federation President Mark Kanja. And Mr. Joe Escartin. Meron ba kung hindi nga bangkit? Kompleto naman siguro, ano? And of course, nais ko rin batiin ang PARMM Regional Vice President Almizar Hajiri of Lugos, Sulu. Sir, John Wahi and Ayong De La Cruz. And the People Management Association of the Philippines Foundation together with the College of Business Administration, PUP, Mr. Ray Bailey, founder Monkeys Forward USA, Engineer Divine Bailey, founder also of the same, Dr. Cindy Suliman, Chairperson, Department of Human Resources Management, PUP, Professor Alfredo Suliman, Professor Elena Rodil, Professor Maripel Javier, Professor Bonifacio Ichaus, Dr. Marshall Moica, Miss Clarissa Valenzuela, Mark Jeremy Ambray, Professor Adrian Blasquino, and from Australia, down under, mga taga-Australia, nagtala ba kayong kangaroo? Hello. Magbigyan nyo kami sa Manila Zoo. Malapit na. Mga taga-Australia, Mr. Nestor Torres and Griselda Torres from San Diego, California, Josie Andaya, and from Houston, Texas, Danilo Magais and family and all other immigrants, OFWs na nandito. Sa lahat pa ng ibang bisita namin na nandito, magandang umaga sa inyo. So muli mga kababayan, Lunes, good weather. Nakita niyo na ba yung ano? Nakapanood na ba kayo? Panood niyo na? Nakakatuwang isipin, no? Sana nga. Sana talaga. Patuloy na tumaas ang moral ng ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila at dumadako. Sino mahilig pagkape? Taas ang lahat. Okay, mahilig kayo? Lapit na. Lapit na. Para meron na kayong pasyalan, libangan, saka chicha. Toys, only. Tapos, yung request ng mga netizen na banyo, magkakaroon tayo ng banyo. Magkakaroon tayo ng public clean drinking water in the area. Who would thought 7 months ago? Most of you here knows the real story, knows kung ano ito, itong buwan
ang nakakaraan. Kaya po sana sa inyo talaga, iwas-iwasan nyo na yung mga bagay na magdudulot ng hindi kanais-nais sa inyong karera. O, ang good news naman, o doon sa mga nagbabaka sa rally, baka kabahan kayo pag-retiro ninyo, hindi kayo updated sa GSIS nyo, malapit na. Malapit nang matapos. At nandiyan naman si Treasurer, may pambayad yan. Marami na siyang pera ngayon. At nagtatanong ako sa kanya eh. Sabi ko sa kanya, meron pa ba tayong utang sa empleyado? Sabi ko, baka delayed tayo sa staff increment or salary grade. Para sabi niya, so far, okay naman. Okay ba? Wala ba tayong delay? Hindi ba dapat tataas na ulit? Yes! Eh, sumulat na kayo sa DBM. Pag sinabi ng DBM, itaas ulit, itataas ko ulit. Huwag kayong mag-alala. Because I made a commitment to you. Ano sabi ko? I will give what is due for you. Yun ang lagi nating pamantayan. Okay? So, uli, nais kong maimbitahan ng ating mga kababayan nito, ng tatay ko. Mga taga-antike. Imbitahan natin sila, Governor. Pwede kayong bumating, Governor. At samahan nyo na mga board member, Vice Cook. Magandang umaga po, Mayor Isko Moreno, na hanggang sa lalawigan ng Antique, dumadaguntong ang iyong pangalan. At sa ating kapwa ko siguro maganda rin ito. Ma'am Honey Lacuna, ating DC Mayor, sa aking Vice Governor, sa mga SP members, magandang umaga po sa inyo. Papasalamat po ko, Mayor Isko Moreno, sa pagkakataon na binigay ninyo sa amin na ipaalam na dito po sa lungsod ng Maynila, libo-libo po ang Antikenyo na nakatira na dito at dito na namumuhay at nagpapasalamat sa iyong pagdala na iyong panggobyerno. Kapag din sa Antike po, lahat ng tao doon ay we're very proud of you. Ikaw ay isang Antikenyo. At ang iyong pamilya doon sa Antique, hindi na matapos-tapos ang kanilang pagsamba sa iyo, Mayor Isko. Sa ngalan po ng libo-libong Antikenyo dito sa Metro Manila, napapaabot po kami na pasasalamat na hindi niyo po nakalimutan na kayo po ay galing sa aming humble, sa ating humble province of Antique. Maraming salamat po, Mayor Isko Moreno. Maraming lungsod ng Maynila. Magandang umaga sa lahat. We wanted to present this resolution for our beloved Mayor, Mayor Isko Moreno. A resolution formally appreciating and recognizing with highest distinction Honorable Francisco Isko Moreno Domagoso as an outstanding son of Antique for his exemplary performance as newly elected 27th Mayor of the City of Manila, the nation's capital. Vice Governor and Board Members, our members of the City Council, and dito po. Okay, maraming salamat. Palakpakan natin ulit. Anyway, maganda itong, alam mo talaga, ito paano eh, no? Medyo balanse din talaga ang nature. My father is from Antique. Ang mga malalambing yan. Malalambing. Sobrang lambing ng mga Antikenyo.
In fact, papatay ka na, malambing pa. Patsyong ka mo. But kidding aside, they are very sweet. I saw it with my father. At nanay ko naman, napaka-strict. Salamat sa kanya. Kung di nagkataw, malamang napariwara ako. Oh, eh nanay ko, wariwara eh. Kaya balance eh, North Pole, South Pole. But it only shows that sa mga magulang na nanonood, ang mga magulang lalo na, talagang tsatsagayin nyo lang anak na inyo. Huwag nyo silang hahayaan. Lalo na yung tatlong palongges na yun sa Pandakan. Payo ko sa inyo, pumunta na kayo sa akin bago kami ang pumunta sa inyo. Sa mga magulang nun, binibigyan ko na kayo ng pagkakataon. Merong kantang ganyan eh. Oras na, oras na. Machambang kayo. Alam niyo, maraming chambang ngayon. Hindi natin papayagan. Ang hirap magpatino ng syudad, ano? Di ba napakahirap? Bumabangon pa lang tayo. Pakakalangin nyo, bumabangon pa lang tayo. Tapos, gaganyanin tayo ng mga ilang kolonggis. Yung mga paghihirap ninyo, pagpapasakit ninyo, tapos bigla na lang nyanggahin ang mga kolonggis na yun. No, we will not allow them. We'll do our best with your help. So, muli, no, maraming salamat. At, paalala ko lang, ha? Manatili sa atin ang pagiging mababang loob sa paglilingkod sa bayan. Alalahanin natin isa puso natin. We are involved in people helping people business. Gusto niyo ba lumago ang negosyo natin? Gusto niyo lumago? Oh, ano yung negosyo natin? People helping people business. That is our business. On a Monday, on a Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. If I'm not asking too much, in your own little way, make extra steps. Go beyond what is required from you. At laging mababa ang loob. Ang pagpapakita ng kababang loob ay hindi sukatan ng kahinaan. Pag mababang loob, ibig sabihin, mas matapang tayo sa kanila dahil mas malawak ang ating kaisipan na unawain ang taong wala sa lugar. So sa inyo naman, mga kawani, Lunes, and let me thank you. Thank you. Endless thank you sa inyong lahat, sa inyong kooperasyon. At sana nga, sa tulong ninyo at patuloy ninyong pag-iisa sa ating mga bisita sa lungsod at mga taga-lungsod, tulungan nyo kami ni Vice Mayor. Tulungan nyo kami ng mga kusihan. Hindi namin kakayanin ito ng kami-kami lang. Kailangan namin ang tulong ng lahat upang maibalik ang Maynila sa kalinisan, kaliwasan, umaliwalas at pumanatag ang tao sa ating lungsod at mga taong gagako dito. So muli, magandang Lunes. Hi! Hello! Hello! Hi! Good morning at pagpalainawa kayo ng mga pong may kapatid. Manila! God first! God first!